magfiesta ang mga tigapulumulok sa South Cotabato. Talagang kakaiba ang mga kalabaw, nagkakarerahan, paatras, at ang mga nagtatagisa ng lakas, nasa kawayan, parang mga gagamba. Wala munang hahara-hara sa racetrack na ito. Kung ayaw nyong pakainin kayo ng damo, este ng alikabok ng mga magkakarera rito. Kalabaw! Wow! At ang kanilang karera, hindi lang paabante, pati rin paatras. Welcome sa Pulumulok, South Cotabato, kung saan ang lumba kalabaw o karera ng kalabaw bahagi ng kanilang taunang Pinyahan Festival. Maya-maya lang, let the kalabaw race begin! Hinete, kanya-kanya ng diskarte. Ang isa sa matitinik na kalahok, ang 6-year defending champion na si Menard at ang alaga niyang si Budoy. Ang pinaka-training daw nila, ang araw-araw nilang pagsasaka. Practice ko, dira sa krek, sa babaw, 3 oras kung magsakay, o hapon, aga, tag-2-2 lang. Pas-pas na siya kayo. Mabilis. Ang isa pa sa inaantabayanan sa kompetisyon, ang kauna-unahang kampyon at 3 sunod na nanalo na si Visande. Pero ibinenta raw niya ang kalabaw niyang pangarera matapos magkasakit ang kanyang ina. Doon na siya nagsimulang matalo. Simula nung hindi na ako nakatikim ng champion, nahinayang nga ako dahil wala na nga akong kalabaw. Wala na rin ako sasakyan. Tuwa-tuwa ko sana dahil pag palaging na nagre-race ng kalabaw, nakita ka, nakakilala ka, saya-saya ko sana. Pero babawi raw si Visande ngayon. Kahit pa ang kasama niyang lalabang kalabaw, hiniram lang niya. Tingin ko, dihado talaga ako dahil hindi sa akin ng kalabaw na yun. Yung nakakalaman lang sa akin yung sa kanila, yung paggaling ko talaga pagsakay. Sa habang 700 meters, kinakailangan nilang magunahan sa finish line. Si Menard nangunguna at nakakalamang na. Pero si Visande humahabol. Yun nga lang, si Visande nalaglag. Dahil sa sobrang palo, nawala ako sa balanse ng katawan ko. Bilis na talaga ng takbo ng kalabaw ko. Akala ko, mananalo na nga ako. Nagkaroon tuloy ng tsansa ang crowd favorite na si Johnny. Sa 10 taon, 3 beses ako nag-champion. Sa lahat na makasali, ang alagang kalabaw daw ni Johnny ang may pinakamagandang hubog ng katawan. Na-reduce talaga ang katawan niya. Konti lang ang pinakakain sa kanya para ang katawan niya yun mga glaki. Ngunit nung lumiko ito sa pakurbang parte ng track, ang tali sa ilong ng kalabaw ni Johnny naputol. Ang ilong niya naputol. Wala naputol. Champion na sana. Naungusan siya ni Menard. Hanggang siya na at ang alaga nitong si Budoy ang nagwagi. Ang kanilang premyo, 3,000 pesos. May dagdag na 1,500 pesos para sa may pinakamagandang disenyo ng kalabaw na sila rin ang nakakuha. Bakal bugas, bakal loob mga gamit, bayad na unto sa akong utang. Pero hindi pa tapos ang karera. Meron pa palang round 2. Next time, ang atras lumba. Ngayon naman, paghalingan sa pag-atras. Yes! Okay. Yan ang hamon sa mga hinete. Hindi madali, lalo't ang ilang kalabaw, tila may attitude. Ayaw umatras. Disip gaya, dinigin na atras kayo. Hindi nagpahuli si Menard, pero si Visande, dito raw, re-resba. Magpapatras! Sa huli, ang nanalo sa paatras na karera na nag-uwi ng 1,500 pesos na premyo, ang kapatid ni Menard na si Roger. Umawi kami kasi yung karang taon, nalaglag nga ito eh. Kaya sinubukan namin pumunta doon 4 ng kalabaw. Sinisiguro namin na kami ang mananalo. Ang bayan ng
Pulomolok. Ilang minuto lang ang layo mula sa bayan ng pambansang Camao, Manny Pacquiao. Kaya wag nang magtaka na lokong loko sila rito sa boxing. Sa kanilang ang pista, may pa-boxing pero hindi sa loob ng boxing ring, kundi sa kawayan. Second time pa lang namin ginawa to. Katuwaan din lang naman na parang larong Pinoy lang. Itutuloy pa rin namin yan kasi naging masaya yung festival namin dahil dyan. Maglalaban-laban ang mga kalahok na para silang mga gagamba habang bumabalanse sa kawayan. Ang unang malalaglag ng 3 beses, talo. Ang pinaglalabanan, 300 pesos. Consolation prize, 200 pesos. Unang sumalang si Arjin, na nag-practice pa raw sa kawayan na isinet up ng kanyang tito. Sinubukan po namin ng mga tiyohin ko po doon po sa bahay namin. Naglagay po kami ng kawayan po. Talagang mahirap po. Focus lang po kung doon ka po magkukonsentrate sa kalaban mo po. Isipin mo talaga na hindi ka mahuhulog. Pagsampa niya, nagpaulan agad ng suntok. Pero wala pang 1 minuto na out of balance na. Sa round 2, nakiramdam muna si Arjin. Sabay sumunggab ng suntok. Hanggang sila pareho ng kanyang kalaban, nawalan ng balanse at napilitang lumambitin. Sa round na ito, ang kalaban ni Arjin ang nalaglag. Sa third round, wagi muli si Arjin. Sa sumunod na round, panalo ang kanyang kalaban. Kaya sa huling round, pukpuka na. Hanggang itinanghal na kampyon si Arjin. Kaya po ako nagbo-boxing ngayon kasi gusto ko lang po mapatunayan sa sarili ko na kaya ko pong lumaban ng patas. Gusto ko rin po patunayan sa papa ko na kaya ko pa pong lumaban ngayon sa loob ng ring ko. Ang 50 anyos naman na si Tatay Kin, dating boksingero, pero napilitan daw magretiro dahil nabulag siya sa isang boxing match. 12 rounds ang laban, 7 rounds lang ang nakuhan ko. Knockout ako. Ito, black eye ito. Galit din ako ng husto para makakita ako ng glove. 2 taon na hindi ako makalabas. Diyan na ako ng kwarto kay masakit ang ulo ko. Pero tila hinahanap talaga ng kanyang katawan ang boxing. Kaya makalipas ang halos 2 dekada mula nung kanyang huling laban, makikipagbakbakan muli si Tatay Kin sa bamboo boxing. Nagsali ako sa boxing sa kawayan. Parang niyaya lang ako ng kaibigan ko. Sabi, ikaw, kay dati kang boxer. Sa una at ikalawang round, siya ang nanalo. Mukhang hindi pa siya kinakalawang. Pero sa third round, bagsak siya. Sa huling round, nakabawi ng balanse. Kaya ang dating boxing champion, panalo. Muna balik ang alaala ko na sa ring ako ba. Nanalo ako pag panalo ko. Tapos marami na akong fans dito sa Canary. Yon, parang gusto kong sunod na taon, maglaro na rin ako. Hindi lang mga maton ang feeling Pac-Man ngayong fiesta. Pati rin ang mga Becky, sina Ronish at Jared. Go, Mamsi! Pagsampa ng kawayan, mukhang imbyerna na. Kulba ko kay. Pero ano po eh, confident kayo nga mapildi na ko siya. Nga unsa o makaibugat mo na ang gloves kay murag madala man ang lawas kay usit di ay maano na ko madaog ko kay bayot man siya tapos kay mas kusgan ko siya ana. Ang unang round na getchay ni Jared, ang ikalawa kay Ronnie. Anong umpisa po is kinakabahan ako tapos nung naglaro na kami is yun ginalingan ko na lang, ginawa ko na yung best ko, aim ko po din yung manalos, wala na po akong paki sa ano points ko. Sa huling round, ang nag-uwi ng corona, si Ronish. Nung tanghaling kampyon, ang lola nyo nagsayaw sa kawayan. Yung napanalunan ko po is 300, tapos yung 100 po doon is pinanglibre ko po sa mga kaibigan ko, tapos yung natirang 200 is inipon ko na lang po, tinago ko po.
san lang ang pista sa isang buong taon. Kaya ang mga palaban nating kababayan, game face on!